So in this video, sabihin ko sa inyo why this is not the best time to go here in Canada. This is not the best time para mag-migrate or mag-process ng mga papers mo papunta sa Canada. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitip, makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Norbit Mountain. Pinalik ng park. Hello, sir. Woo! Close. March 16. It's closed. So now open, now close. Yung mga parking lot na yan at this time around 7 o'clock in the morning. Dapat yan punong-puno na at this time. Pero since nag-umpisa na sila magsara ng mga establishment and even yung mga gyms, it's totally empty. Yan nga no, makikita nyo, empty na yung mga parking spaces, gym or closed. Tapos yung mga ibang establishment dito, nag-aano na lang sila ng takeout ng mga pagkain, wala ng dining. Tapos ngayon nga is ruling is yung mga play area kailangan i-disassemble para hindi makapaglaro yung mga bata, para iwas na lang din sa mga people of gathering. Tignan mo, ang ganda-ganda ng umaga, ganda ng sikat ng umaga, ganda ng araw. Ang daming dapat gawin pero wala, dapat tayo magstay sa bahay. Tapos na yung winter season dito sa part na to. Yan, kita na natin yung mga damo. Yun, meron pang konting snow. Pero dito, nag-uumpisa pa lang magtunaw. May mga snow pa rin dyan. At ang maganda rito, yung ating deck is okay na. Wala na siyang snow. And doon sa bandang yon nakikita na natin ulit yung mga green. Yan. So dito sa site na yan, apat, pwede na ulit tayo magkapi dyan at makipag-usap at makipagkwentuhan. Yan, maganda na yung panahon ngayon. Paganda na ng paganda. Kita na natin ulo. Green na yan, no? Yan yung itsura na after ng snow. Wala na. Green na ulit. Siyempre, kitang-kita na natin yung blue sky, pati puno. Buumpisa na ulit magsibol ng mga dahon dyan. Yan, no? Sikat ng araw, ganda. Ririnig na natin yung mga huni ng ibon at mga uwak. Naririnig na natin yung mga boses ng mga uwak. Pero yun nga lang, beyond this point, hanggang dito lang muna tayo. Hindi tayo pwedeng lumabas, hindi tayo pwedeng maggala-gala as of the moment. Springtime and 3 months from now, summer naman. Pero this will be, at least I can say na, mahabang summer. Or baka mag-skip na lang spring at summer dahil dito lang tayo sa loob ng bahay. Or dito lang tayo sa bakuran natin. Kasi alam nyo naman ang sitwasyon, kaya we will make most out of this one hanggang sa okay na yung lahat. Sila kasi dito na lang siguro muna maglalaro as of the meantime. Ayan. So in this video, sabihin ko sa inyo why this is not the best time to go here in Canada. This is not the best time para mag-migrate or mag-process ng mga papers mo papunta sa Canada. First reason, Canada border is closed. So kung kayo ay may hawak na student permit, working visa, or even tourist visa, you are not allowed or hindi ka makakapasok ng Canada as for the meantime. Even kahit
ang application nyo is permanent residency, pero hindi pa napipirmahan ng mga border officials or yung mga immigration officials yung paper, yung landing documents nyo, you are not considered as a permanent resident. Kaya doon sa mga nakapag-process ng mga permanent resident nila papunta rito at hindi pa kayo nakakapasok ng Canada, mahihirapan kayo maka-entry kasi sabi ko nga, the border is closed. So yan. And yung pangalawang reason is nabanggit na natin last time sa last video natin na yung processing of your papers through the migration of Canada through CIC, sobrang madidelay yan kasi most of the officers or most na nagpa-process niyan are closed. So kami nga, nagpa-process kami ng passport ni Cassie, but ang sabi nila is March 23 or after 1 week makukuha na namin yung passport ni Cassie, but then hanggang ngayon wala pa rin. So yan, lahat ng mga papers, lahat ng mga processing time will be delay. And yung third reason is some of the establishment, some of the businesses, especially the non-essential businesses, they are closing. Yes, tino-close nila, kaya yung needs na magkaroon ng employer, the needs na magkaroon ng employment is sobrang baba. Kasi nga, wala namang business na tumatakbo, walang business na nagra-run. Especially dun sa mga fast food store, wala. Kaya sobrang mahihirapan, sobrang madidelay yung pagpaprocess ng mga application even sa pagkuha ng mga job employer. So that's it for the update. Pero syempre, we'll make most out of it na lang. Bali, siguro ang tip na pwede kong sabihin sa inyo ngayon is prepare nyo lang, mag-practice na lang muna tayo ng IELTS. I-maximize natin yung time natin to have your IELTS examination, yung practice na lang, practice ng English skills. And then, sa mga magpa-process ng education credential assessment, i-comply na lang muna natin siguro yung mga requirements. I-comply na lang muna natin yung mga kailangang documents para at least kapag nag-open ulit ang Canada, pag nag-open ulit ang processing ng Canada, is we are all well prepared. And then, ipon. Ipon lang muna, tipirin muna natin yung kung ano yung mga processing natin na babayaran. Pero syempre, ingat sa mga manloloko. Yan. So, bali yung sa mga online businesses o yung mga scammers dyan, this is not the best time for you as well. Kasi walang bukas na mga hotel, walang mga bukas na job cleaners, walang bukas na mga establishment as of now. Kaya, hindi kayo pwedeng manloko. Okay? I hope I can see you into the next video. And if you haven't subscribed onto this channel, my name is John and I am a content creator ng Buhay sa Canada. And a lesson learned is always a lesson to be shared. And I will see you po onto our next video. Dito lang po muna tayo sa four corners ng ating bakuran. See you.